Good afternoon, and Joy Seekers na everyone. So today is Friday, and yes, we're done eating lunch. Yes, Tisha is here. So, naka-uniform pa ako mga kaate. So, Ba is here. Mapagitan natin yung ginawa ni Ba. Teka, dito tayo. So, Ba is stitching blouse for Chania Choli. Yeah, and that's for Bai Dihi, Ba's granddaughter. So, yan guys. Maganda yung... I like the dupatta. This is the dupatta here. Tay, papakita natin. So, ayan guys. Like 2 meter dupatta siya. Yan size, right, embroidered. Super maganda siya yung mga design. This is like handmade embroidered. So, hindi ba? Talagang magaling silang mag-embroidery ng mga ganito. Yan. Let's go up in the clothes kasi I have to get all the clothes. Nakakapagod. And yes mga ka-ati, super duper init dito ngayon sa amin. Ganito ka-init sa India pag lalong-lalo na sa summer. Ang pinakaayaw ko dito is summer talaga. Ay, naku. So magkuha na ako ng mga damit kasi tuyo na ang ating mga damit. So, ito ang aking pechay. Yan. Hindi siya lumaki. Iwan ko ba? May dito. May na-harvest na ako ang aking pechay. Ayan. Wala akong masyadong akate. Kundi pudi lang. Nag-try ako magtanim ng eggplant. Pero, ayan. Tumubo siya pero namulak lang. Pero, wala siyang bunga pa. So today, because it's very hot, so we will sleep in the floor. What happened? This the two. It's like a dog and cat. Jalak is a dog, Tisha is a cat. Like always fighting. Like both have opposite attitude. Tisha, salabuno ka rin na. Mama, kumana ang baro. MC. Ama yun ang ando po desyo. Mordo, garam na kin ka rin. Garam na. Eba, sa lusoy daw be. Salo. Dahil nakatulog na po si Tricia, so magtsikahan po tayo mga kaate. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ko dito sa India. Kasi marami po akong naririnig o napapanood na video sa YouTube na bakit hindi raw, hindi masaya ang mga Pilipina dito sa India. So, mayroong iba yung hindi lang umuwi sa Pinas, doon na tumira sa Pinas. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi po mga kate, 10 years na po ako dito tumira sa India at 10 years na po kami mag-asawang kasal. So, 10 years na po kami ng aking Indianong asawa, Char. At yes, may mga factors akong sinulat na kung bakit hindi masaya ang mga Pinay dito sa India. Okay, number one is money. So, money talaga, talagang importante yan sa akin. Una tayo magplastikan, alam ko na talagang gusto nyo rin ang money like meat. Next, number two is damit, pananamit dito sa India. Number three is in-laws sa mga in-laws natin. So, number four is environment. Number five is culture and tradition. So, isama na rin natin ang pagkain mga kaate. So, number one, masasabi ko is money. Diba money talagang importante sa ating, isa na rin sa kalaya natin may asawa. Asawa. Oh, hindi ba? So, money. Kasi sinasabi po nila, napapanood ko sa video, money, importante talaga yung money. Char. So, money mga kaate, kasi nga, dito sa India, in my observation, mga asawa dito lang sa bahay, walang trabaho. Hindi ko lang po masasabi lahat ng Indian wife ay walang trabaho. Mayroon talagang, sa ayon sa nakikita ko dito lang sa mga paligid-paligid namin, and in my observation lang po mga kate.
Kasi lahat ng mga asawa dito, Indian, mga asawa nila na Indian rin, Indiana rin, ay dito lang sa bahay, walang trabaho, or yun, trabaho lang, ay housewife lang talaga. Which is, hindi po yan totoo masasabi ko. Kahit kasi nga, bilang rin ng Indian, bilang asawa ng Indiano, masasabi ko mga ka-ati, kahit asawa kami, mayroon din kaming trabaho. Hindi lang ako, masasabi ko rin sa lahat ng Indian wife dito, hindi lang kami palamunin, char. Mga Indian na wife dito, kahit nasa bahay lang, ay may trabaho po sila mga ka-ati. At isa sa mga trabaho na natrabaho ko na rin noon, na wala pa akong trabaho dito sa India, ay yung stone pasting, yung mga nilalagay na bato-bato sa damit, mga dinidikit-dikit, ano pa may mga design, mga bato-bato sa damit, yan ay nagawa ko na po mga ka-ati. Hindi man kalakihan ang sweldo, salary makikita, at least may kunting income ka pong nahahawakan. Depende po yan sa kung ano, trang unhands ka talagang maglagay ng ganyan, tiyak na malaki ang makikita mong sweldo. At isa din yan ang pananahi dito mga ka-ati. Kung sabihin ko, masasabi ko, mas yung renter, hindi lang renter namin, halos dito mga asawang Indiano, mga Pilipina, Indian wife, ay halos trabaho nila, trabaho sa bahay, pananahi, stone pasting. Sa pananahi, talagang malaki ang pira ang makikita mo mga ka-ati. Mga ka-ati, masasabi ko rin ito kasi sibayan po ang trabaho ni ba noon, ang pananahi. Kaya naano nito ni ba, napatayo niya ang bahay nito. Kaya super proud talaga sa mga housewife dyan. Salute po ako sa inyong lahat. Okay? Then, kasi maganda rin po mga ka-ati kung gusto niyo mag-Indiano, maganda talaga na may pera ka, may own pera ka pong mahahawakan, makikita. Talagang importante yan ang pera para sa akin. Char! Kasi nakakahiya naman po palaging manghingi ka sa asawa ng pera, pabili mo ng ganyan, ganun. Huwag po, try nyo rin po, kung gusto nyo mag-Indiano, try nyo rin po mag-online selling. Basta kahit anong trabaho makikita mo, basta gusto mong gawin, hindi, magtrabaho ka para may pera ka, char. Para sa English ko nang noon, kahit man noon at ngayon, may trabaho ako, ay binibigyan pa rin ako ng allowance ng aking asawa, pang ano ba, char. Pero yung binibigay niya mga kate, hindi ko ginagastos, kundi sinisave ko yun kasi may allowance, sorry, may salary naman ako. Pero yung salary ko ay hindi ko rin nakukunan kasi nga pag magpunta ka sa mall, may bibilihin akong online, may kakainin. Ayun, nagbabayad yung asawa ko. Hindi niya ako pinapagastos. Ganun kasweet ang aking asawa, char. So, next sa damit tayo. Kasi mga kati, ganun po kaming manamit dito sa India. Sa India is conservative type. Conservative talaga mga kati. Kasi nga, iba ang culture dito, iba ang tradition. So, kailangan mo silang respetuhin para respetuhin ka din nila. So, ganun. Kasi marami nagsasabi na gurang daw ako. Bakit daw ganito ako magdamit? Bahala kayo dyan. Ganito ako magdamit kasi gusto ko. At gusto ko yung mga damit dito mga ka-ati. It's very comfortable kasi hindi rin talaga ako yung mahilig talaga magpa-sexy-sexy. Yung mga ganun kasi I feel na hindi ako confident sa akong body, char. So, ganun yung feel ko. Pero talagang masaya ako dito mga ka-ati. So nakita nyo naman po paano ako manamit, hindi ba? So, bahala kayo dyan. Ganun kami magdamit dito. Kasi nga, may mga uso naman, may mga modern, pero ganun talaga dito. Kasi, dito sa society namin, maraming mga daisy talaga yung mga matatanda. Pag makikita mo lang yung ganun damit mo, talagang sinichika ka nila mga ka-ati. Yun nga ako, hindi ako nagsusot ng mga bangles that time. Sinichika ako ng matanda, bakit raw hindi ako nagsusot ng bangles? Sinabi ko kay ba, ganun yung sinabi ng matanda sa akin. Talagang pinuntahan niya sa bahay, sinabi niya na huwag daw yung ganun sabihin ko kasi iba daw ang lahi ko. At higit sa lahat, hindi ako pinipresyo ng aking in-laws talagang sumunod o kung ano yung gusto yung gawin. Hindi niya ako pinipresyo kasi nga swerte ako sa aking in-laws, no?
So, next in-laws. Depende sa in-laws kasi kung mapapangasawa mo yung mama niya, family niya ay mabait. Kasi masasabi ko, kung first choice ka ng asawa mo at choice ka rin ng inyong in-laws, talagang maging masaya ka, magiging masaya ka, hapsay ang imong pamumuhay dito sa India, mga kaate. Kasi may mga Indian family na hindi pumapayag, hindi nila pinapayagan na kanilang anak nga makapag-asawa ng ibang lahi. Kasi gusto yung talaga yung Indian to Indian lang talaga. So mayroon din naman yung in-laws na napipilitan tanggapin ang kanilang mga like Indian wife, yung ganun. Kaya medyo ano yun sa ano yun, sa gabal ba dili bitaw kanang hapsay ang pamuyo ana bitaw. So depende pud mga kaati, mayroon talagang in-laws na super ano yung mindset ba, mayroon ibang in-laws na parang tanggap kanila kung anong relihiyon mo, kung anong ang yung pangip, iba yung pakikisama talaga nila, pagtanggap ka po nila, yung mga ganun mga kati, kasi may iba talaga dito na ibang mindset nila, yung mga ganun in-laws, pero wag mo na po silang, ayun na po sila tagda, wag mo silang laanan, bigyan ng pansin, basta importante na masaya kayo ng asawa niyo, no? So, kasi may mga in-laws nga tanggap ka talaga, para sa akin, in my case, tanggap ako ng aking in-laws, tanggap ako ng buong-buo ng aking in-laws, kung ano ako, kung anong lahi ko, yung ganun mga kaate. Next, environment talaga, isa ito sa masasabi ko na one factors talaga na pinaka-importante, isa sa mga importanteng factors, ito, ang environment. Depende yan sa tinitirahan mo mga kaati, kung maging masaya ka ba or hindi. Kasi in my case, kasi yung bahay na to, bahay ni Ba, bahay ng asawa ko, ay like 30 years na sila ditong tumira sa society na ito. So, maraming mga friends na talaga ba, so magkaibigan na, tunay na magkaibigan talaga mga kapitbahay, yung ganun. So, isa na yan. Kasi left and right, side and front, so parang kilalang-kilala, isa din ito ang mga kaibigan. Kasi noon talagang isa rin dito sa malaging adjustment na nakukuha ko ang supportive kong mga kaibigan dito, renters, supportive na mga kaibigan, kasi tinutulungan nila ko mga kaati na maka-adjust dito sa India. Kasi nga, isa na rin sa mga factors ang language dito sa India. Pag hindi ka talaga marunong magsalita ng Indian language or hindi ka nakakaintindi, talagang masasad ka dito. You feel sad and bored dito sa India pag wala kang kausap. Kaya yung iba, nag-YouTube. So, nag-YouTube na rin ako mga kaati. Please support my channel po and thank you. Kasi nga, dito isa sa mga adjustment ko kung bakit naka-adjust ako dito sa India ay yung mga friends ko, environment rin. Kasi tinutulungan nila ako mag-adjust dito sa India at sinusuportahan nila. Kasi yung ginagawa ko noon at until now ngayon, yung kasi may mga matatanda dito, especially my in-laws, pag 5 PM or 6 ay nagkakaroon sila ng parang mating char. So, dun ako, tumatambay ako para makakuha ko ng mga ibang words na new words for me. So yun, pag hindi ako nakakaintindi yung sinasabi nila, yung words na hindi ko naintindihan or hindi namin ginagamit dito sa bahay na word, salita, ay tinatanong ko ba, anong ibig sabihin dun? Ano ang sinabi ni Auntie yan? Sinasabi, ini-explain naman ni ba sa akin kung ano ang ibig sabihin. So, super supportive ang aking in-laws, no? Isa rin kasi at that time na hindi ako marunong o hindi ako nakakaintindi ng kanilang language, yung communication namin ni ba. Kung, kasi at that time, nagtrabaho ang aking asawa sa office, ginawa ko, tinawagan ko ang aking asawa kasi that time I was pregnant and I was very hungry and I feel so like para bang gubot ang akong pangutok ba kay tungod sa gutom. So tinawagan ko ang aking asawa that I was very hungry, that I want to eat something. So char. So, ginawa ko tinawagan, tapos binigay ko ang phone sa aking in-laws na babae. Ba, yan. Tapos sinabi ni Vicky kung ano yung problema ko at that time, because dahil nga, pag pregnant ka talaga, marami kang mga mood swings na, ayun, naiisip mo na pagdadaan ng mga mood swings ba,
bisag unsa na lang bitaw kay gamay na bagay masuko dayon kainan na bitaw mga kaati. So next mga kaati, culture and tradition. So dahil nga magkaiba ang culture namin ang tradition nga, so dahil nga nandito ka sa India, dapat mo rin pong respetuhin at sundin ang kanilang culture and tradition, kung ano yung bawal or pwede, do's and don't na pwede mong gawin ay huwag nyo pong gawin. Isa din po sa dahilan, mga factors, yung culture and tradition. Kung hindi mo yun nire-respeto or ginagawa, at tiyak na hindi kayo magkaintindihan ng inyong in-laws, hindi ba? Kasi iba rin po ang mindset nila, iba rin ang mindset natin. Mayroon po di tayong mga, di ba rin pagsunod mo sa kanilang tradition ay parang respeto mo na rin sa kanila. So yun mga kaati, kaya yan, basta sa mga tips ko na, yun mga tips ko or nabanggit ko ay isa yan sa aking mga pinagdaanan dito mga kaati. Next, yung pagkain. So yan mga kaati, kung gusto nyo talagang mag-Indiano, kundi mag-practice na kayong kumain ng gulay. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng Indiano ay pure vegetarian. Meron din mga Indian family na kumakain ng non-veg. Depende po sa caste, kasi caste po namin ay Hindu Patil. So yan po ay bawal po magluto ng non-veg dito sa bahay. Bawal din po magdala ng non-veg sa bahay. Pero pwede po ang egg dito sa bahay. So egg lang po ang naluluto ko dito sa bahay. Pero pwede naman po kaming kumain, pero sa labas, sa restaurant, yung mga ganon. So, pwede naman po akong magluto ng ibang putahe, basta wag lang ang non-veg dito sa bahay. So parang respeto ko na rin po yan sa aking in-laws, para yun nga, respeto mo, respetuhin mo sila at re-respetuhin ka din nila mga kaati. Kung ano yung binigay mo, yun din ang ibigay o higit pa yung ibalik sa kanila mga kaati. So yun po ang masasabi ko, depende na po yan sa inyo, kaya masasabi ko lang po kasi sa case ko na sa mga observation ko dito sa Indian ay ano po talaga sila is family oriented po sila and joint family po sila. So kasi dito rin pag joint family, maganda rin din, din naman sabihin pag joint family walang problema, mayroon din mga problema, maati mga trouble, mga struggle, pero depende na po yan sa family kung ano po ang solution, kung magkakaintindi ba, hindi. Pero dito naman talaga pag joint family, nagkakaintindihan talaga. Kagaya ng ganito, sa culture nila, for example, that time, panganak ko kay Tisha, yung auntie ni Tisha, kapatid ni Vicky na babae, panganak ko kay Tisha, binigyan niya ng 5,000, binigyan na rin ng jewelry si Tricia. So, dahil nga kapanganak lang ng kanyang anak ngayon, this month, so kailangan din namin yung ibalik. Diba? Depende kasi tradition yun. So, hindi naman ibig sabihin kung ano yung binigay nila, yun din amount na ibalik namin. Hindi, kasi sabi ni Vicky, mas magbigay siya ng malaking amount doon sa kaniyang, sa aming niece. So, parang tradition. So, nire-respeto ko yun. Hindi ba sa atin walang ganyan, magbigay yan ng pira, wala. Kasi dito, tradition lang, tradition po yan mga kaate, kaya hindi yan masama sa akin. Kasi talagang nire-respeto ko yung asawa ko, yung family ko dito, kung ano yung tradition nila, no? Kaya yun din po ang gawin yung mga kaati. Yun ang tips na maibibigay ko po sa inyo mga kaati. Kasi hindi po lahat talaga ng mga Indian in-laws na maganda yung mindset, kahit po anong maganda ng pakikitungo natin sa kanila, yung ginagawa natin para sa kanila o lubos-lubos pa, ay hindi pa rin nila tayo tanggap, ay hindi po kasi, hindi naman po ibig sabihin na pag ano tayo yung in-laws natin, kung ano yung sinasabi nila, yun din po ang gawin natin, hindi, kasi may ibang pangingisip din tayo mga kaati, no? So huwag din po, parang respetuhin naman, respetuhan lang ba, respetuhan sa isa't isa, kundi magkakaintindihan po talaga tayo ng ating in-law. Isa din po dito ang masasabi ko po mga kaate, kasi super blessed po ako, swerte po ako sa aking asawa, kasi mga kaate, walang bisyo po ang aking asawa, kundi ako na ang kanyang bisyo, char. Super swerte rin ako sa aking in-laws, kasi like especially my Indian mom, my ba here, she treats me like her daughter-in-law. She treats me like daughter, the real daughter, not a daughter-in-law po. Ngayon talagang masaya ako and super happy dito sa India. At isa na rin po sa
Kasi masasabi ko mga kaati, hindi lang tayo mga Indiana ang nag-adjust, pati rin sila ay nag-a-adjust sa atin. Nag-a-adjust, for example, nag-a-adjust tayo sa kanilang pagkain, sa kanilang culture and tradition, sa kanila kung ano sila, ay nag-a-adjust din po sa atin ng ating mga in-laws. Nag-a-adjust sila sa ating pagkain, sa ating attitude. Yung basta yung ganun. Kaya intindihan talaga. Ito rin ang masasabi ko mga kaati, kung mahal niyo po ang asawa, kung hindi niyo lang po pinakasalanan ang ating mga asawa sa pera, ay kung kontento po kayo sa buhay, kung ano yung pamumuhay niyo dito sa India, ay maging tiyak na magiging masaya po kayo like me. Char. At isa din po mga kaati, tayo mga Pilipina, dahil nga nakapag-asawa tayo ng Indian Filipino, sorry, ng Indiano, huwag niyo po laging isipin na itatak sa buhay niyo yung ang ating pamumuhay dito sa doon sa Philippines, kundi yung itatak niyo kung ano yung pamumuhay dito sa India, wag niyo palagin ay sa Philippines ganito, ay sa Philippines ganyan, sa Philippines maganda doon kasi maraming ano, nagagawa natin yung mga nagagawa natin noon, mga bagay na gusto natin nung huwag, huwag niyo po palang sa Philippines ang buhay, kundi nandito kayo sa India, kundi ganito, ilaan niyo sa otak yung pamumuhay dito sa India, you embrace what's in India, yung parang ganun, embrace niyo kung ano ang ugali, tradition, culture dito sa India, basta kung ganun po ang gawin niyo mga kati, talagang masaya kayo dito sa India. Kasi marami akong napapanood na video sa YouTube na hindi nga nakapag-adjust. Kasi malaking factors, isa sa mga factors ang adjustment dito. Kung hindi ka po nakapag-adjust, talagang yun, bumalik sa Pilipinas kasi hindi nakapag-adjust dito sa India. Yung ganun, basta mahalin nyo ang inyong sarili, mahalin nyo ang inyong asawa, at mahalin mo rin ang inyong in-laws, mahalin mo ang India, talagang maging masaya ka po mga kaate. Kasi pinakasalan mo, kung para sa akin, kasi pinakasalan ko yung Indiano, ay pinakasalan ko rin ang kanyang pamilya. Kundi ba, Silvi, swerte-swertihan lang tayo sa in-laws, kasi may mga in-laws rin na iba yung pangingisip nila. Syunga-syunga, yung mga ganun. Syunga-syunga, sorry. Iba yung mindset nila. Mayroon din mga in-laws na talagang tanggap tayo mga kati. Talagang swerte na swerte ako sa aking mga in-laws. So, yan po mga kati. Yan po ang experience ko, mga factors po. Kung gusto nyo pong mag-asawa ng Indiano, so, basta kayo na pong bahala. So, good luck po. So, good luck po sa inyo, yung makapag-asawa ng Indiano, yung mga isawang Indiano. So, ayan po mga kati. And thank you for watching. Hopefully, na-supportahan nyo po ang akin channel po mga kati. And goodbye!